Yo, what's up mga kaibigan? Nalihin na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang Game 1 ng Dallas Mavericks at ng Golden State Warriors kung saan naging dominante ang Warriors from start to finish. At kung napanood nyo nga ang post-game interview ni Steph Curry, sinabi niya dito na masaya daw siya at naging epektibo ang kanilang game plan at nakuha nila ang panalo. Ngunit alam nila kung gaano kadelikado ang team ng Mavs at napanood umano natin ito laban sa Phoenix Suns. Kaya naman ayaw nga daw nilang maging kampante. Well, tama naman dyan si Curry mga kaibigan. Ayon nga kay Kobe noon ay job is not finished. At napanood nga natin kung paano bumalik ang Mavs laban sa Utah Jazz at pati na din laban sa Phoenix Suns. At hindi lang nga yan, kahit nga ang Boston Celtics ay natalo din sa Game 1 laban sa Bucks at nagawa pa din nilang umabante sa next round. At bilang isang championship team na sagana sa karanasan, alam nga ng Warriors na masyado pang maaga bago magsaya. So ano nga ba ang game plan ng Warriors na sinasabi ni Curry na na-execute nila ng mabuti? Obviously, ang una ay ang adjustment ng zone defense kapag nag-5-out offense ang Dallas Mavericks pagpasok ni Maxi Kleba. At ang kasamaang palag nga para sa Mavs ay maagang nalagay sa foul trouble si Kleba. Kaya naman nakita natin ang paglaro ni Doncic ng point center position at sinamahan pa nga yan ng maalat na shooting. At tulad ng nabanggit natin kanina sa ating video, sa zone defense nga ay mawawala dyan ang isolation ni Luka Doncic at Jalen Brunson dahil tulong-tulong ang depensa na ito. So kung ikaw ang Mavs, ang counter-attack mo dito ay ang 3-point shots. Ganun pa man, hindi nga pumapasok ang kanilang mga 3 points kanina. Kahit nga mga libre na ito ay hindi talaga ito pumapasok. At dahil dyan ay sumisikip nga ang zone defense ng Warriors at nabibigyan sila ng kumpiyansa na pagtulungan si Doncic at hayaan lang ang mga shooters na malibre. So kung ikaw nga si Jason Kidd ay dalawa lang ang choice mo dito, ilagay mo si Doncic sa point center position at umasang pumasok ang mga outside shots ng small ball lineup nila upang bumalik ang Warriors sa man-to-man defense o kaya naman ipasok mo si Dwight Powell na mas lalong magpapalakas ng zone ng Warriors dahil wala nga itong shooting. So pinagsabay nga ni Jason Kidd si Bronson, Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock at Luka Doncic. Literal nga na 5-out offense ito mga kaibigan. Ganun pa man, maalat nga ang kanilang shooting at dahil sa napakaliit ng kanilang lineup, magkakasunod na rebound ang nagawa ng Warriors na nagresulta sa fast break points, mapa 3 points man ito o layup. So nakita nga natin kung ano ang naging resulta ng pagiging foul trouble ng isang player ng Mavs. At yan nga ay sa bahagi pa lang ng Dallas Mavericks. Ngunit syempre kailangan natin bigyan ng credit ang two-way play ni Andrew Wiggins. Quick 10 points nga siya sa first quarter while being the primary defender ni Luka Doncic. At dahil hindi nga naging maganda ang shooting ng Mavs at konting minuto lang ang nilaro ni Maxi Kleba dahil sa foul trouble, umangat naman ang minuto ni Kevon Looney na nagbigay ng positive impact sa Warriors. Andiyan din ang all-around effort at leadership ni Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green, ang spark off the bench ni Jordan Poole at Otto Porter Jr., at ang coaching ni Steve Kerr. Katulad nga ng Rockets offense noon, ang Dallas Mavericks, they live and die by the 3-point shot. At katulad ng Rockets noong Game 7 laban sa Warriors, ang kanilang best weapon ang pumatay din sa kanila sa Game 1 kanina. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!